Malvinas Gaming na tinalo nila ang kuya nila sa region nila, Red Canid. So may chance pa rin, may chance. Baka masurpresa tayo. Pero this is still Blacklist International. A slight adjustment to the code again. Yun yung sinasabi natin sa Blacklist International na kailangan nila gawin. Pero nakuha nila yung mga picks na gusto nila. Edward with the signature Paquito. Oheb, naka-maniac na siya kanina with the Beatrix. So, Blacklist, ang ganda ng late game insurance policy nila. Hindi pa nga lang late game eh, mid-game. Honestly, this is probably the most comfortable match we've seen. Meaning, itong dalawang teams, yung pinaka-comfort nila, yung nakuha nila. You have the Popolin Cuba on the side of Malvinas and you also have the hindi pala comfort ng Blacklist nila. Si Oheb lang, tsaka si Edward yung may hawak ng comfort nila. Although si Oheb, Venus hawak niya yung Eve niya, pero for the longest time, si Haji kasi naglalaro nito eh. Oo. Tingnan mo yung ano kay Adrian, oh, Killing Spree. Oo. Sa Popolin Cuba. Gold lane nga siya. Oo. Madalas ganang nakikita ko sa mga Popolin Cuba ngayon na sinusubukan nila mag-lane. Ano, Electro Flash, Weakness... Ah, hindi, Weapon Master. Weapon Master. Oh, Weakness Finder. Para ano talaga, Basag Tore, no? Ito to, sabi ni Adrian, hindi, gusto ko ano makuha ng kills eh. Oo. Sa late game, siya talaga yung ano eh. Siya yung anchor ng Malvinas Gaming. Haji, top lane. Nakipag-aba kay Matilda. Just give space for Oheb to farm. Ganda ng pagkakakuha nung Warrior Boots muna on Oheb. Di siya pwede basta-basta mabawasan ni Popolin Cuba. So alam niya yung limitations ng hero niya, di siya pwede makipag-trade dito sa lane na to. Oo. Oh. Doon naman sa bottom lane, makita natin ang matchup ng Paquito at ang Barat. Chill-chill lang dyan. Chill lang ng wave. In, 18 seconds pa bago mag-turtle. Pero si Haji baka mahuli dito. Phantom Execution in na nga dito si Queen Haji. Makaka-flicker! Pero first blood, yung Wisps na punta kay Haji. Ito yung delegado rin, Mare. Again, sinabi na natin kanina, it's the same pattern that we've seen used against Blacklist. Pero this time around, Blacklist were cornered into a corner. Corner na nga, kinorner pa. Corner sa corner. Corner sa corner. At hawak pa ng Malvinas yung Matilda ni Venus at meron pang Popolin Cuba. Yeah. Late game. Mid to late game ang insurance dito ng Blacklist. Pero grabe to si Queen, oh. ML na ML. Oh. Phantom Execution na naman papasok. Pero dito sa Turtle. Blacklist International, baka makuwatan nila ito. Malvinas Gaming, wala yung jungler nila. Makaka-retribution dito si Wise, makukuha niya. That is the first turn going to Blacklist International. Oh, at nakakil pa si Oheb. Sabi ni Oheb, hindi na ako maghihintay ng mid-game, coach. Umpisaan ko na. Sabi ni Oheb, practice shooting yung kanina. Oh. Dito talaga ako mamamarel. Oheb starts this game on a huge lead against Malvinas. Pero again, Quinn, the Lancelot, is also having a good game. Retri, actually! Problem. Si Oheb, naku po, sabi niya, huwag niyo ako lalabanan dito, kaya ko kayo lahat. Baka sigarda to. Oo. Oh. Kung Pilipino ka, respeto kay Quinn, ha? Kasi siya yung Lancelot na gawa 1v1 sa ilalim ng tore, walang minions. Sabi niya, kaya ko to. Eh, binaril siya. Joke lang. Okay, practice lang yun, pare. Sige, maraming salamat. Pero yung ano, yung 1v1 sa bottom lane, kailangan din natin tingnan yan. Ha? Edward is winning against Xing. That's not supposed to happen as the Barat is already level 5 and nananalo sa poke battle si Edward. Actually, muntik pa mamatay si Xing dito. Oh, may Venus. Abot siya ulti. Yun lang. Bawal ka umuwi. The end is here. Sa top lane, Malvinas papasok. Pero hindi. Wala silang makukuha doon. Haji helping out Oheb. And I like, gusto ko yung adjustment na ginawa dito ni Haji na, okay, imbis na ako na mag-iikot-ikot, si V-Wise mag-iikot para may kasama si Wise. Tapos si Haji, okay, kailangan ko alagaan si Oheb. Yeah. And delay na lang yung pwede nila gawin kasi alam nila yung game plan ng Malvinas, basagin na mabilis yung tore ni Oheb. Yep, ito na yung ano. Ito na yung trip na trip talaga ng Malvinas Gaming. Yung pinupuntahan yung gold lane with the Popolin Cuba, magkasama na yung dalawang pangalan na hindi tinapos. Pero tapos yung objective sa mitapos. Oo, nakatrade naman yung Blacklist International sa bottom lane. Wise gets the tower. Sakit na damage ni Oheb! Grabe, nakahatak pa dun si Haji. 2 kills already for Oheb in the bottom lane. Edward, tinitingnan dun si Xing. Fun fact, first name niya, Ped. Nice. Si Ped Xing yan eh. Pero hindi siya nakakatawid. Kanina pa siya nandyan sa bottom lane. Oo. Hindi siya pinapatawid ni Edward eh. Every time na mag-a-attempt siya, tumawid. Doon sa may crab area, sinusuntok siya ng 1-2-punch combination. Oh. Nalo si FPJ. Nakocombo routine ni dito ni Edward eh. Oh, ito si Xing. Oh, tumatawid na sa mid lane. Haji, baka mapipick off na naman dito with the dashes. Phantom Execution in para patayin lang yung tank. Tatlo mahatak doon ni Haji. Oh my Venus with the quarantine square. Edward gets hit by the circling eagle. Blacklist International, papasok ito na si Wise. Gagamitin niya ang entropy. Pero walang mapipick off doon sa Malvinas Gaming. Habang nangyari lahat yun, si Oheb nakagante doon sa top lane. Kinabahan si Malvinas. Sabi niya, guys,
Wait lang, di pwede maulit yun. Nakakatakot yun. Tatlo na atak natin ha. Sino bilang gusto natin? Tatlo tayo nabigyan. Tignan mo talaga si Ohed. Napasag niya pa yung tore na maximize niya yung gold lane turret shield. Oo. From distance! Hindi naman downtown, mid-down lang. Pero ang ganda pa rin ng snipe doon ni Ohed. Sabi ni Ohed, headshot. Oh my. Ohed. Showing up here in the M3 World Championship on the Beatrix. Yun na lang speechless eh. Yun na lang talaga ang masasabi ni Malvinas. Oh my! Oh my! Ito na, Malvinas Gaming. Kontrahin nila yung turtle. Makuha pa rin dito ni Wise. Ito na naman, ang bilis naman ng cooldown ng ultimate ni Eve. Stefe pumapasok, pero pumasok siya papuntang impyerno. That is 3 down para sa Malvinas Gaming. Double kill para kay Wise. Mukhang ilalabas na ba ang walis dito ng Black Nation International? Ang sakit na ng damage ni Sing. Nahuli pa rin ni Ohem. 5-0-1. The prince that is promised. Showing up dito sa M3, 6 minutes pa lang. Grabe, Renmar, outclassed on that team fight. Nakita natin yung positioning ng Blacklist International. Once matapos na yung turtle take, international quarantine for Malvinas Gaming. And nakita mo yung juggle. Pagkabato ng ano, pagkatapon ng kain actually ni Barats, sabi ni Edward, hindi, ako sasalo ng tower damage. Okay, midnight. Sige. Balikan natin ang instant replay dito. Ano yung malupit nakita mo dito? Ayun, si Quinn, again, ang hirap maglaro ng Lancelot dito kasi tinatabihan ni Haji lahat ng potential target ng Malvinas Gaming. Falling even low. Sabi niya, wala akong pakialam. Tatabihan ko lahat ng gustong patayin ng Malvinas. Grabe naman to si Haji at OM. Kanina pa silang dalawa. May balak ata si OM. Sabi niya, yung kanina 13-1. Pag gusto ko, ano gusto ko mas mataas? 6-15-1. Pare, 6-0-1 na dito si OM. 1 kill per minute. Dapat naglabas ng Kagura ata tong Malvinas Gaming eh. Inuulan na lang eh. Wag na, wag. Ayaw mo sila. Ayaw mo sila. Malvinas na nanarata yan, Barb. Wag mo sila bigyan ng tips. Sa ilalim ng Torres, sa middle lane, Blacklist International, mukhang lalaban sila. Haji walang mahuli dun sa hatak niya. Top lane na pressure na matodo ng Blacklist, ng Malvinas Gaming. Kailangan dumepensa si Edward. Pero kontrolado ng Blacklist International ang mapa natin. Mahirap tong ano, mahirap tong nararanasan ng Malvinas Gaming. Di na Blacklist International, Blacklist Galactic na to eh. Tingnan mo, di ba mga heroes nila? Nathan. Blacklist Universal. Blacklist Universal na to eh. Yung isa nagka-teleport. Parang, logia. Sandali lang, si Quinn. Quinn, ba't ang lalim mo dun sa likod ng Blacklist International? Naginagawa ng Lancelot dun sa likod. Parang nanonood na lang. Ito, real manipulation. Hindi makakalapit dito ang Malvinas Gaming. Lilipad na sila. Godlike! Para kay Ohem! Hindi lang siya prinsipe. He is now godlike. Ay, ang sakit ng damage dun ni Quinn. Mahuli ata dun si Wise. Wise gets taken out. Dalawang mawala dun sa Blacklist International. Malvinas Gaming. Pakadepensa unti-unti. Harley, munti ka na nga ma-pick off doon ni Edward. Blacklist International, nawalan sila ng dalawa. Pero tignan mo yung tore. 5-1 ang control ng Blacklist International ngayon sa mapa. 7,000 gold lead, 8 minutes in. At this point, nagta-target shooting na lang ang Blacklist International. Si Ohem, kanina pa namamarel. Si Venus, ayaw bitawan yung Barats. Pero again, Objective Gaming, ang gusto ng Blacklist. Turtle is now on their side. Renbar! 8 minutes pa lang pala. Parang 14 minutes parang na. Parang mga yun nga eh. Parang mga 15 na. Nasa base na yung laban. Oh my goodness. Blacklist International. Haji? Still in the lead. Haji, mahatang na naman dito. Si Sing. Grabe, ang lambot pa rin nung ano. Nung Barras ng Malvinas Gaming. Wala pa masyadong items eh. Oh, ang sakit na rin ng damage niya. Along with the Demon Hunter Sword, Quinn. Pinagamit ng execute, ng Phantom Execution para makatakas doon. And all Blacklist, all day, every day, total control ng Blacklist International. Nasa ilalim na nga ng Tore, ang Malvinas Gaming. Ang ganda ng view natin dito, no? Hindi na sila makaalis ang base nila, Renmar. Nakakaawa yung Malvinas. Hanggang ngayon ba naman naka-quarantine pa rin sila? Pre, yung sniper ni Oheb, 50% bawas kay Steffi. Ilang. Yung That's the Matilda. Yung first item ni Steffi, Radiant Armor. Haji! Mahatak na naman dito ang Malvinas Gaming. Haji with the opening. Finding the set para sa Blacklist International. Double kill dito para kay Edward. That's gonna be Sing going down. Tatlo mawala. Apat na wala na. Malvinas Gaming. Isa na lang may iwan. Ito na ba ang fastest game sa M3? Blacklist International. On the way na ba to the upper bracket? Steffi na lang. Makakadepensa. Hinihintay na lang yung minions. Steffi.
Parang oh my goodness. What a dominating game! Blacklist International! Dalawang games lang ikakast ko ngayon. Isa pa doon, yung fastest game sa M3 so far. Men, ginawang custom lobby yung Malvinas Gaming. Si Wise, yung mukha niya parang tinitignan niya. Si Edward Badri pa sabi niyo. Ba't naman ganun, guys? Sabi na usapan, partidahan natin eh. Grabe, iniisip ata ng Blacklist International. May nabag ba? Ang lungkot nila. Men, ang lungkot ng Blacklist. Sabi nila, ba't ganun? Usapan, pagbigyan. In English, we call it, that was dirty, bro. That was dirty, bro. That was dope. Can we get a sheesh for Blacklist International? Oh my goodness. Speechless kami dito. Ang bilis, wala pang, legit wala pang 10 minutes. So 10 minutes sakto nga yung laro na yun eh. Kahit yung mga gustong bumayas, walang masabi. Kasi sa totoo lang guys, nakakaawa yung Malvinas. Oh my God. Isipin mo, Malvinas Gaming. Sayo.